Ito po ang ating Joe Air Twin Stroller. Good for newborn po siya na higa, up to 3 years old ang kanyang standard. It depends pa rin po yan sa laki, timbang ng baby po ninyo, kung kakayanin po siya ng 4 to 5 years old. Already washed na po ito and ready to use. Baliktaran yung pad. Okay? And then, yung kanyang pad is baliktaran po. So, kung ang baby po ninyo is parehas male, ayan, pwede siya color light blue. Ayan, kung kakalit parehas naman po color babae po ang inyong twin, ayan, pwede rin naman po siya. Okay, peach. Or kung magkaiba naman po, kung boy and girl naman po, ayan, pwede siya. So, hindi lang po siya pang twin, pwede rin po siya magkasunurang baby. Newborn, 1 year old, newborn, 2 years old, newborn, 3 years old. Ayan, so pwede po siya sa lahat. Kahit hindi lang siya pang tambal. So, ito po yung details po niya, one by one. So, ito yung kanyang canopy. Ayan. Gray. Okay, color gray siya. Light gray, ayan. So, yung kanyang peekaboo. Ayan, so hindi siya naninilaw. So, ayan. And then, sa pag-fold sa kanya. So, ayan ang kanyang higaan or upuan. Ganyan po siya pag nakaset up, pagka pang toddler. Ang kinagandahan sa akin itong stroller kay Joe is halos flatten yung kanyang pagkakaupo. Compare sa ibang mga normal stroller po kasi, ayan, medyo naka-semi-recline siya ng konti. Kompleto siya sa harness pad, as you can see. Belt lock, wala po siyang putol. Press lang po ito. Ayan. Ganyan din sa kabila. Okay. So as you can see sa kanyang harness pad, so ito, ayan, is watermarks lang po siya dahil hindi siya masyado natuyo. Ayan, para ma-videoan po namin. So kung gusto niyo pong mawala yan, pwede niyo naman po siyang i-wash po ulit tapos patuyo. Banduan lang siya mabuti. So okay na yun, hindi siya permanent stain. Ayan, watermarks lang po siya. So front handle, ito po siya. So sa pagtanggal po nitong front handle, press lang po dito sa gilid. Kahit isa lang po. Ayan, paglalagay po si baby. Next natin, yung kanyang leg rest. Itong leg rest, na-adjust po ito. Pag nakaupo si baby, baba nyo po yan. May pinipindot dito sa ilalim, left and right. Ayan. Okay, pag nakaupo siya dyan, para yung foot rest, natungtong niya po dito yung kanyang paa. And then, kapag nakaiga naman po, angat natin dito. Wala kayo ibang pipindot, tataas lang po siya. Okay? So, kapag hiniga po natin, dito siya ina-adjust sa likod. Ito yung kanyang likuran. Pe-press nyo lang po ito. And then pull down. Ayan. So, check natin sa harapan. Ayan. Pag nakaiga po siya, mahaba. Okay. Next natin sa kanyang body frame sa right side. Black na black siya. Ayan. So, yung kanyang gulong sa harapan. And then yung likuran na gulong. Patres. Yung kanyang footrest, angat natin to. Balang frame. Ayan. So, sa gulong niya, so, easy to maneuver siya, nag-disable. Kung gusto niyo pong one way lang, so, itong kulay itim na to, angat nyo lang po ito, pati sa kabila. Ang purpose po niya, pagka ina-untok or nakatulog si baby, pwede nyo po siyang ihele. Naka one way lang po siya, hindi siya nag-rotate. Okay? So, next natin, yung kabilang side ng body frame, or dito muna sa gulong sa likuran. By the way, yan yung kanyang gulong. And then, stopper na, cable na po siya. Para isang tapak na lang po dito at naka-stop na siya. Okay? And then, angat para mag-go. So, sa likuran, para maupo po siya, hahatakin nyo lang po ito. Shoot nyo lang yung daliri nyo rito and then hatak pataas. Ayan. Ganyan din sa kabila. Shoot nyo yung daliri nyo rito. O kahit hindi nyo yung shoot, kahit hawakan nyo lang dito. And then, hatak pataas. Okay? So, sa basket niya, ayan, malaki. Marami kayong pwede mailagay dito. Pagka nag-grocery po kayo. Yeah. Sa likod. Ito yan. So ito, normal po yan magkaroon ng scratch dahil kapag ka tinatayo po siya, ini-stand po siya. Ito po yung nasa sa heg. Okay? Later, mapakita po namin sa inyo. So sa kabila po yung kanyang body frame. Ayan. So sa kanyang handle, ayan. So, handle natin, double check natin. So, okay na okay siya. Wala siyang tear. So, stroll muna natin. Ayan, bago natin siya i-fold. Para makita po ninyo na kapag ginamit po ninyo, wala po siyang issue. Wala issue sa kanyang mechanism. Okay?
So next natin sa pag-fold po sa kanya, ang unang gawin, fold yung canopy. Sa handle, ito, nakikita ba? Slide and press. Okay? Kasi kapag hindi nyo ni-slide po itong maleta to, sa left side, nakalock siya. Hindi siya lulubog. Okay? Slide, press, and then, compress nyo lang ito. Habakan nyo sa front handle para hindi kayo mahirapan. And then, compress. Yan. So, meron siyang wala, lock sa gilid. Meron yan, automatic nag-lock na po yan sa gilid. Yan. Stand. Okay? So, setup nyo lang ganyan para tumayo po siya. Ayan. So, as you can see, yung tinuro po namin kayo na meron siyang scratch dito, ito siya. Okay? Kasi siya yung nasa lapag, kaya siya yung nagagasgasan. Wala. Ayan. So, kapag ka po, i-open po ninyo, huwag nyong bubuksan na ganun. Same pa din siya sa handle, slide, press. Tapos, kahit hindi nyo na siya ibukang ganun, iangkat nyo lang po siya. Okay? Napakadali lang po i-open niya, saka i-fold. So, ayun po, as you can see, very details po kami sa iyong pag-video. Yan. Kasi amin siya policy, no refund, no exchange, what you see is what you get. So, ayun po, maraming salamat. Have a nice day and God bless po. And by the way po, additional information po, yan, kakakita lang po namin sa canopy. As you can see sa video, meron lang po siyang light, super light na faded dito. Yan. Kung hindi naman siya alata. Kung kita naman sa video, pero kung hindi kita sa video, yun. Sa personal, hindi rin siya masyadong kita. Ayan. So, para at least po, pag kinuha po ninyo, alam po ninyo yung kanyang full detailed video condition. So, yun po, maraming salamat. Have a nice day and God bless po.